Aminin mo man o hindi, ito yung reality ng buhay natin. Love will not keep us alive. Okay, yan ang reality. Love will not keep us alive. Sorry, pero mali yung kanta ng Eagles. Love will not keep us alive. Okay, hindi sapat yung nagmamahalan lang kayo. Kailangan meron talaga kayong pera. Tip number 2 is dapat meron kang malaking cash flow. Okay? Literal, malaking cash flow. Ibig sabihin, malaking kinikita mo yung sapat para bumuhay ng pamilya. Mas maganda kung sobra pa. Hindi naman matatapos sa sapat lang. Mas maganda kung sobra. Pero at least meron kang kinikita na sapat para bumuhay ng pamilya. Yes, exactly, exactly. Naalala ko, meron parang, ewan ko kung legit ba yun o fake news. Parang may balita daw na Flinash na 20,000 pesos yata or 10,000 pesos kayang bumuhay ng a family of 5. Tawa ako ng tawa nung makita ko napakalaking kalokohan nun eh. Kayang bumuhay ng 5 tao, 10 to 20,000 pesos a month. Diyos ko, ang hirap nun. Lalo't lalo na pataas ng pataas ang bilihin. Huwag na tayong maglokohan. Aminin mo man o hindi, ito yung reality ng buhay natin. Love will not keep us alive. Okay, yan ang reality. Love will not keep us alive. Sorry, pero mali yung kanta ng Eagles. Love will not keep us alive. Okay, hindi sapat yung nagmamahalan lang kayo. Kailangan meron talaga kayong pera. Kailangan okay ang career mo. Especially para sa ating mga lalaki. Para sa ating mga lalaki, ako personally, gusto ko ako nagpo-provide. Gusto ko, hindi ko naman siguro masabi na, hindi naman mali yung babae yung nagpo-provide, yung lalaki yung nagsusupport. Meron ako mga kilalang ganun eh, na mga couples, nag-work sa kanila yun. So, as long as mahal nilang isa't isa, okay ang family nila, nakakapag-provide. Kung yung babae yung nagpo-provide, tapos yung lalaki yung nagsusupport, hindi fine, wala naman problema, hindi naman nakakabawas ng pagkalalaki yon. Pero ako personally, gusto ko ako yung nagpo-provide. Hindi gusto ng pride ko, no? Sabihin mo ng pride, wala akong pakialam. Hindi gusto ng pride ko na yung babae yung nanlilibre sa akin. Although ngayon sa 6 years na relationship namin, natutuwa ako pag nanlilibre ako ni Grace. Ay, sandala! Parang sarap sa pakiramdam pag nililibre niya ako. May pera naman kami parehas. Diba? Pero para sa akin, bilang lalaki, hindi ko alam kung saan ko talaga nakuha yon. Kasi nung bata pa kami, mas nagpo-provide yung nanay ko eh, kesa sa tatay ko. Hindi ko talaga maalala kung saan ko nakuha yung ganong klase ng pride na dapat lalaki magpo-provide. Pero yun nga, katulad nung sinabi ko, kung babae nagpo-provide, lalaki nagsusupport, walang problema doon. As long as okay kayo, nagmamahalan kayo, masaya kayo. And wala kayong inaapakang tao, wala kayong nilalabag na batas. Pero para sa akin, lalaki, tayo yung mag-provide. No, kung ako tatanungin mo, tayo mag-provide, tayo yung padre de pamilya, magiging padre de pamilya, kumbaga. So, yun yung principle ko bilang isang lalaki. Kaya, talagang inuna ko yung career. Kaya, nung naging kami ni Grace, sa totoo lang, ang plano ko talaga is before ako magkaroon ng girlfriend na magiging asawa ko in the future, is dapat okay na ako, okay na yung career ko. Yun talagang initial plan, pero wala eh, love moves in mysterious ways eh. Hindi ko alam eh. Dumating siya. Naandyan na siya. Alam ka naman, tanggihan ko pa. Pero naging klaro ako. Katulad nung sinasabi ko dun sa number 1, diba? Naging klaro ako sa kanya. Hindi mo ako kailangan na suportahan sa pangarap ko. Wag na wag mo lang akong pipigilan. Kasi hindi talaga ako magdadalawang isip na hiwalayan siya at that time. Kapag pinigilan niya ako sa pangarap ko. And kasi para sa akin, mas importante yung pangarap ko sa kahit na anong bagay. Na yung iba sa inyo might disagree. I disagree! Feel free to disagree. Wala naman akong pakialam. May kanya-kanya tayong opinion. Pero para sa akin, yung pangarap ko kapag natupad yon, hindi lang akong makikinabang nun. Makikinabang family ko, parents ko, mga kapatid ko, yung partner ko, mga tao sa paligid ko. Maraming tao ang makikinabang, which is yun na nga yung nangyari ngayon. Ang dami na nakikinabang kayo. Isa kayo sa mga nakikinabang na dahil sa mga experiences na na-experience ko hanggang sa naging successful ako, nakakapag-share ako sa inyo ng mga valuable lessons na pwede nyong gamitin para iwasan nyo na yung mga pagkakamali na gawa ko before. So, para sa akin, pangarap ko yung priority, yung number one, hindi relationship. So, sinabi ko yun sa kanya. May mga times na mawalan tayo ng time sa isa't isa. Though hindi ko masabi talagang completely tama yun, pero may mga sacrifices kasi na kailangan na gawin. And sa totoo lang, dumating kami sa point na I think this was third year ng aming relationship, third year or fourth year ng aming relationship, na muntik kami maghiwalay dahil nga napipressure ako dahil hindi pa ako successful at that time.
and hindi ako nakapagbigay ng time sa kanya. May mali talaga ako doon noong mga time na yon. Pero pinaglalaban ko kasi yung pangarap ko. Pero may mali talaga ako noong mga time na yon. So, may mga ganong klase ng instances. And ito yung mga pinagdaanan namin before. Especially kung ikaw, naniniwala ko, ikaw na nanonood, lalaki ka, nag-journey ka papunta ng success. Especially kung ikaw yon, nasa biyahe ka papunta ng success. Nagsusumikap ka ngayon, nagninegosyo ka, or whatever career na naandun ka na papunta ka ng success. Malaki ang pangarap mo, marami kang gustong matupad. Iyon yung isa sa mga challenges na ma-experience mo. Kaya ngayon pa lang kailangan maging clear ka na dun sa gusto mo maging ka-partner na ito yung mga dadaanan natin. Diba? Like yun, mawawala ng oras sa isa't isa kasi talagang ano sa pangarap, diba? Siguro mag-adjust na lang kayo. Maglalagay na lang kayo ng schedule. Kasi ako talaga, hindi ako naglagay ng schedule, dun ako nagkamali. Naglagay ko ng schedule, siguro once a week. Diba? Mag-date kayo, magsama kayo. Kaya importante na meron ka talaga na cash flow. Importante na meron kang income. Kasi nga, diba, mindset mo is magpapamilya na. Tapos, anong bubuhay mo dun? Diba, love will not keep us alive. Napakalaking kalokohan nun na okay lang mahirap, basta sama-sama pamilya. Maghihiwalay kayo pag mahirap kayo. Pag naghihirap yung family mo, pag nagugutom ka na, maghihiwalay kayo. And yan yung isa sa mga pinakarason bakit marami naghihiwalay. Marami nasisirang pamilya dahil sa kakulangan o kawalan ng pera. Merong iba nag-i-stay pa rin pero hindi maganda yung quality ng relationship dahil sa kakulangan ng pera. Aminin man natin o hindi. Hindi ko sinasabi ang pera ang pinaka-importanting bagay sa buong mundo. Hindi. Pero naaapektuhan ng pera ang lahat ng pinaka-importanting bagay at tao sa buhay natin. Aminin mo natin o hindi yan, yan ang totoo. Magalit kayo sa akin, mag-disagree kayo, wala kong pakialam. Yun ang totoo. Walang pakialam ang facts sa nararamdaman natin. Walang pakialam ang facts sa mga opinion natin. Okay? Kaya kailangan mo talaga ng datong kung gusto mo pumasok sa relationship. So it's either may maganda ka ng career kasi para sa akin hindi naman hinahanap yan eh. Para sa akin hindi ka maghahanap ng kapartner mo, para sa akin i-attract mo sila by becoming the right person. Hindi goal para sa mga single na maghanap ng right person. The right one, the right man, the right woman. Hindi, ikaw yung maging right man. Para sa inyo mga kalalakihan tong video na ito eh. Ikaw yung maging right person. And then, dadating at dadating yan. Yun ang pinaniniwalaan ko kasi hindi ko naman hinanap si Grace. Hindi ko siya hinanap, dumating lang siya. So, yun yung number 2. And finally, number 3, this is super important. Importante tong tatlo na ito. Importante tong tatlo na to. Lahat importante to. Pero para sa akin, ito yung pinaka-importante sa lahat. Especially kung ikaw yung lalaking tinutukoy ko na papunta ka ng success. Nag-journey ka papunta ng success. Single ka. Napaka-importante nitong number 3. And number 3 is kailangan ang magiging ka-partner mo is may similar mindset sa'yo. This is super important. Kasi ang dami kong estudyante sa Team Genuine Academy, which is hindi nila kasalanan yun, na pumasok sila sa Team Genuine, tinuruan ko sila sa pagninegosyo, and may mga ka-partner na sila na sobrang negative, na hindi sila sinusuportahan, dinadown sila, magtrabaho na lang daw, wag na daw gawin yan. And napakalaking challenge talaga nun. Pero malay ba nila na papasok sila sa gantong negosyo na may ka-partner na sila? Alam namang hiwalay nila. Unless wala pa silang mga anak, okay lang. Okay lang i-consider na hiwala yan. Pero kung meron ng anak, hindi na talaga pwede. Para sa akin, hindi na talaga pwede. Ako nanggaling ako sa broken family. Kaya alam ko yung feeling. Kung sakali man na maghiwalay yung mag-partner dahil sa kung ano mang personal na problema nila tas yung anak yung maapektuhan, alam ko yung feeling. Kaya meron akong soft spot pagdating sa ganun, sa mga nanggaling sa broken family. Kasi alam ko yung pakiramdam. Kaya hindi talaga pwede para sa akin na maghiwalay kasi hindi lang sinusuportahan tapos may mga anak kayo na maapektuhan. Ito, tandaan nyo, para kung sakali man mayroong mga mag-asawang nanonood, lalo na kayong mga magulang, hindi na kayo nabubuhay para sa sarili nyo lang. And I know you're aware na hindi na kayo pwedeng magdesisyon para lang sa mga sarili nyo. May mga anak na kayong inilabas dito sa mundo. Hindi nila choice na ilabas nyo sila. Kaya maging responsable sana kayo. Okay? So anyways, balik tayo dun sa sinasabi ko na kailangan may similar mindset sa'yo yung magiging ka-partner mo, kasi kung hindi, ganun yung mangyayari. Kaya alam nyo ba, napakalaking privilege kung single ka at nakikinig ka nitong video na to ngayon. Napakalaking privilege mo na kasi marami ka ng mga pagkakamali namin na maiiwasan. Ang laking time, effort, and money na yung masisave mo. So kung hahanap ka ng ka-partner, make sure na kung ikaw ay journey papunta ng success, dapat yung hahanapin mong ka-partner ganun din. Nag-journey rin papunta sa success, may malaking pangarap din. May magusto rin marating sa buhay. May similar kayo na mindset. Kasi ang pinakamahirap na parte sa relasyon para sa akin ay makasama mo yung taong salungat ang pag-iisip kumpara sa'yo. Napakahirap. Hindi talaga mag-work out unless merong mag-compromise na ayusin nila yung sarili nila. Well, yun yung pinakamagandang solusyon talaga. Pero kung hindi nila gagawin yun, ayaw nila, mataas masyadong pride nila, ang hirap nun. Kaya para sa inyo mga single na kalalakihan,
Actually, pwede rin sa mga kababaihan. Pero siguro gawa na lang tayo ng video. Gusto nyo bang gumawa ako ng video para sa mga kababaihan naman? Sige, comment kayo dyan sa ilalim. Interviewin natin si Grace naman. Siya naman yung magbigay sa inyo kasi babae. Diba? Ito para sa mga kalalakihan eh. Hanap ka ng kapartner mo na may similar mindset sa'yo. Okay, wag kang hahanap ng ano. Kaya nga 'di ba sa umpisa pa lang, hindi pwedeng emosyon-emosyon. And magugulat ka, and yung magiging ka-date mo, ka-partner mo, magugulat din kapag ganun yung ginawa mo katulad ng ginawa ko nung una. Sinabi ko sa kanya na gusto ko na maging girlfriend kita is hindi para maging palamuti ka. Hindi para ipagmalaki ko sa mga tropa ko na may jowa na ako, may girlfriend na ako, may maganda akong girlfriend. Hindi 'yun ang intention ko. Ang goal ko is ikaw na yung magiging asawa ko, ikaw yung pakakasalan ko, dadaling ko sa altar, ikaw yung magiging nanay ng mga anak ko, at ikaw yung makakasama ko pagtanda. Yun ang goal ko. Yung sinabi ko na yun kay Grace, hindi script yun, ha? Hindi ko yun sinabi para ma-inlove siya sa akin. Hindi, sinabi ko yun kasi yun yung totoong nararamdaman ko. And hindi pwedeng puro emotion lang ang ginagamit pagdating sa relationship. Kaya marami sumasablay, puro lovey-dovey lang. Kalokohan yan, no? Hindi yan reality. Sinabi ko yun kay Grace, sinabi ko sa kanya na gusto ko itang maging asawa. Kung ayaw niya, kung sinabi niya sa akin na ayoko, di wag. Masasaktan ako, pero wala akong magagawa. Hanap ako ng iba, di ba? Or hintayin ko yung kasunod na bago. Kasi nga, hindi naman talaga ako naghahanap. Kasi that time nga is talagang focus ko, career ko. So, maghintay na ako na dadating na iba, na makakaintindi. And yung similar na mindset sa akin, edi kami na lang. Mas madali kami magkakaintindihan. Eh, gusto ni Grace eh. Kaya jackpot, di ba? Jackpot kami parehas sa isa't isa. So, I hope na marami kayo natutunan dito sa video na ito. And comment nyo dyan sa ilalim ano yung pinakatumatak sa isipan nyo. Make sure na i-like nyo tong video na to para maraman namin kung alin yung mga kailangan pa namin i-create ng mga videos na gusto nyo. Kapag nagugustuhan yung mga videos na ginagawa ko, i-like nyo lang kung alin yun para makapaggawa kami ng mas marami pang videos na ganun. And share nyo rin to sa mga single na kalalakihan mong tropa na palaging nababusted, palaging nababroken hearted. Baka maliwanagan sila sa video na ito. So once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. Bye-bye. Kung bago ka dito sa YouTube channel na ito, pindutin mo na kaagad yung subscribe button at i-turn on mo yung notification bell para ikaw yung isa sa mga unang updated sa tuwing nag-upload ako ng mga bagong videos. Gumawa rin pala ako ng free training course kung saan itinuro ko doon kung paano nagawa ng buong grupo ko na makapag-sponsor ng 3,000 katao sa loob lamang ng 3 buwan. Ang kailangan mo lang gawin para ma-access mo ang free training course na yon ay pumunta ka lang sa website na makikita mo dito sa screen. So once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano. So see you next time!